Alam nyo bang nagulat din ako na sa halagang 300 pesos is makakapag-reband ka na rin pala? So, ayun guys, kagabi guys, kaninang madaling araw lang ako natapos. Nagpa-reband kay Ate Aimee, na-reband niya kami. So, unang nagpa-reband si Mama. So, sumunod ako. So, ang tagal ko. Kasi guys, mahaba yung buhok ko. It's 7 hours ang tinagal nung pagpapareband dito sa bahay. So, okay guys, i-share ko sa inyo. So, sa halagang 300 pesos guys, na makakapagpareband na kayo sa bahay nyo. And basta meron kayong gamit, meron kayong plancha na talagang pang matagalan, yung pang malakasan, yung pang parlor, ganun. And meron kayong blower. So, kailangan na kailangan yung blower, ganyan. And of course, kailangan nyo ng gamot para sa pagpapareband. And ayun, yung mga treatment. So, ayan, i-share ko sa inyo at buti na lang i-share to sa amin ni Ate Aimee. So, si Ate Aimee ang nag-reband sa amin. Si Ate Aimee is best friend siya ni Mama. Nag-work siya sa iba't ibang salon. So, nag-work siya sa Cosmopolitan, sa David Salon, sa F Salon, I think, and then sa Wow ba yun? So, marami na siyang napasukan, guys. Iba't ibang parlor, guys. Ayun kasi nakwento niya. So, Cosmopolitan daw talaga. Yung pang malakasan na na parlor. So, ayun. Kaya alam niya na yung mga treatment kung paano mag-cellophane, mag-Brazilian, mag-rebond, and kahit ano pa yan, hot oil, relax. So, basta kahit ano sa parlor, alam niya na yun kasi sobrang tagal niya nang nag-work. Parang ayun na yung work niya since, ano pa ako, bata pa ako guys, yun na talaga yung work niya. So, ayun guys, nagpa-reband ako sa kanya. Nareband niya kami. So, inabot siya ng 7 hours yung sa akin kasi mahaba yung buhok ko. So, sinabi niya kasi sa amin na, sinare kasi namin na gusto namin magpa-reband ni Mama. Kasi, 1,000 pesos, 1,500. Yung sa length ng buhok ko guys, 1,500 yung aabutin kapag nagpa-reband ako sa parlor. So, sabi ni Ate Aimee, siya na yung gagawa sa hair namin. Siya na yung magre-reband. Basta meron naman siyang plancha and all. So, basta ang bibili na lang namin is gamot. So, okay guys, mabibili nyo yung gamot sa Hortaleza ng 200 lang guys. So, ang pinakamahalagang gamot. So, sinabi ko kasi kay Ate Aimee, sabi kasi ni Ate Aimee sa amin, kung ano yung ginagamit na gamot sa parlor, doon nila binibili sa Hortaleza. So, pareho lang naman daw, same lang. So, parang, alaka pala ng difference, no? Makakapag-reband ka na sa bahay mo sa halagang 300 pesos basta meron kang gamit. Yun lang, di ba? Kung meron ka ng gamit, kung may plancha ka na, may blower ka na, hindi ka na mamroblema. Maglabas ka lang ng 300 pesos, guys. Makakapag-reband ka na. Ultimo, nalaman ko sa kanya, guys. Ako, parang alam ko na sa sarili ko kung paano mag-reband kasi itinuro niya sa amin yun. So, ayun, madali lang guys pala mag-reband. Marami lang talaga. Kaya siguro napapamahal sa parlor. Kasi parang marami silang nilalagay, ganun. O parang mas, hindi ko alam kung bakit mahal sa parlor. Pero, ayun, sabi ni Ate Aimee, same lang daw yung ginagawa niya. So, okay guys, ito yung gamot na binili nila sa Hortaleza guys. Itong classic na lightness keratin. So, ayan, Firm Lotion Supernatural Beauty Series for Everyone. So, Professional Care Lightens and softens Hair Permanent Papaya Rebonding. So, marami daw itong klase, guys. Maraming flavor. I mean, marami siyang, may ginger daw eh. May ginger. So, pinili nila is papaya para mabango. Siguro ganyan. So, it contains 800 ml and 2 bottles. So, meron siyang direction dito, guys. For rebonding talaga siya, guys. Beauty Series Rebonding Firm Lotion. So, dito, guys, yung mga instruction niya, yung directions niya. So, malalaman nyo, guys, kung paano siya gamitin or yung procedure niya. So, ayan, side to side, guys, magkaiba yan. Ang pinaka-importante sa lahat is babasahin nyo yung direction dito. Kung tamad ka magbasa, girl, kailangan mabasahin to kahit mahaba. Kasi, guys, kahit ikaw, parang DIY na din. Malalaman mo dito. So, ayan guys, yung procedure nandito na sa gilid. So, malalaman nyo kung paano mag-reband. Galing, no? So, ayan, bubuksan ko guys. Papakita ko sa inyo yung loob. These two bottles. Ayan. Ayan, ganyan siya kalaki guys. Ayan.
medyo mahaba siya. Ayan, mahaba siya, guys. So, ito, guys, ang paggamit nito is classic yung tatak ata to. Ang paggamit nito, guys, hindi basta-basta kasi meron siyang number. Sa battle niya, guys, merong makikita niyong number dito. Ito 1, ito 2. Parang ito yung step 1, sunod yung step 2. Obviously. So, ayan, guys. Step 1, ito muna yung gagamitin. So, ibababad mo siya ng... So, ito in-apply to sa akin ng... May instruction ulit dito, guys. So, unang ginawa sa akin, guys. Hindi ko kasi napakita na yon. So, hindi ko na na-share. So, ayan, guys. Yung step 1, guys, ang ginawa sa akin, in-apply to sa akin. Huwag nyo... Ito ang gagawin nyo, guys. Huwag na huwag nyo titipirin yung gamot para mas maganda yung kalabasan. Mas madami, mas maganda. Maganda yung kakalabasan. Yun yung sabi natin. I mean. So, huwag nyo daw titipirin, guys. So, ito. 800 ml din to. 800 ml. Tapos, may instruction siya dito. Nilagay to sa akin. Tapos, ang binabad to sa buhok ko for almost 2 hours. 2 hours and 15 minutes. So, ganun katagal, guys. Kasi, parang niluluto daw. May chinecheck si Ate Amy. Parang pag hindi na daw sumama yung hair, parang ganun. Ibig sabihin, luto na siya. So, ayun lang, inaalala ko. So, ganun lang, guys. 2 hours siyang binabad sa buhok ko. Depende, guys, kung hanggang gaano katagal magluluto yung hair. Ganun daw. So, pagkatapos nun, in-apply na siya sa hair ko. In-apply, diba? Binabad, tapos binanlawan ko. Binlower, and then, pinlansya na siya, guys. As in, kailangan section by section. As in, ganyan kaliit yung part niya. Ganyan kaliit, guys, para yung pagka-plansya sa'yo is pulido, guys. So, kailangan yun. Pulidong-pulido. Kailangan thin layer lang siya. And then, next is, pagkatapos mo plansyahin yung buong ano mo, papahiran mo na siya ngayon ng number 2. So, ito na si number 2. Ito naman daw yung tinatawag na locker. Locker, guys, kasi parang ito na yung magpapa-straight talaga sa hair mo. So, locker siya, guys. Pag in-apply to sa hair mo ng 20 to 30 minutes, hindi ka pwede gumalaw, guys. Sabi daw ni Ate Amy kasi hindi pwedeng gumalaw yung hair kasi kailangan stay put lang. So, para kung tuod na nakaganoon ng 30 minutes. So, ayan, guys. In-apply to sa akin. Parang ito na yung locker. So, okay nang mag-antay guys kasi para maganda yung kalabasan, diba? Pagkabanlaw, guys, pagkatas ng locker, guys, babanlawan mo siya. Tapos, ang gagamitin mong conditioner sa kanya, guys, is keratin treatment. Mabibili din siya sa Hortaleza. So, nasa baba, nakalimutan ko ipakita yun sa inyo. Nasa cup lang siya, guys. Parang sinalin lang siya. 35 pesos lang yun, guys. Yung keratin treatment, ayun yung pinaka-importante daw para malambot yung hair. Here. Parang ayun na yung conditioner na gagamitin mo. So, ayun guys, yung procedure. Tapos, ang tagal na nag-antay. Tapos, ganun lang. For almost 7 hours, kung gaano katagal sa parlor, guys, pareho lang talaga sa bahay. I swear. Buti lang si Ate Amy, sobrang bait. At saka, hindi siya nagdadamot sa mga nalalaman niya sa parlor. Ganyan. Sinishare niya sa amin. So, ayun. Chinika ko siya para ma-share ko sa inyo to, guys. For, alam niyo ba, guys, ano lang daw to? 200, hindi siya lalagpas ng 300 pesos. So, for ano, diba? Parang sobrang affordable na. Kahit, ano, basta, guys, ang, pag magpapareban nga lang kayo, dapat alam niyo yung gagawin, or maghanap na lang kayo ng professional na kakilala nyo na magre-reban sa inyo. Kasi guys, parang mas okay yun. Kasi kung sa sarili mo lang din naman, pwede naman, basta alam mong sundin or paano sundin yung instruction na ano, gagawin mo para ayun, para maging maganda yung kalabasan. So, tsaka ayun, dapat, tsaka bago ka magre-reban, guys, kung gusto mong itry sa bahay nyo na magre-reban ka, is magtanong ka muna about sa rebonding. Kunyari, kung may color daw kasi yung hair mo, hindi ka ata pwede magreband or keratin ang kailangan doon. I don't know. Basta, kailangan nyo muna magtanong, guys, bago nyo gawin tong DIY
rebonding at home, kailangan nyo muna magtanong sa mga professional or kung may kakilala kayong nag-work sa salon. So, malalaman nyo yun sa kanila. So, buto na lang si Ate Amy. So, okay guys, for Cavite area only, kung nanonood, kung taga Cavite ka guys, at gusto mo magpareban sa murang halaga lang naman, marirecommend ko sa inyo si Ate Amy. So, ilalagay ko yung contact number niya sa baba, sa description box below. Promise, hindi ka magre-regret sa work niya kasi okay talaga siya. Hindi porket kakilala ko si Ate Amy or matagal namin siya kakilala. Guys, I promise, talagang lahat gusto yung gawa niya, yung linis niya. So, ayun guys, kung gusto niyo lang naman. And okay guys, sa ganitong kalaki na na gantong gamot, product, is tatlo na kami yung nareban dito at meron pang natira guys. Tatlo na kami nun ha. And ayun, meron pang natira. So, kasya pa to sa iisang tao, itong gamot na to. So, which means, apat na tao yung makakapaggamit nito. Depende talaga sa kapal ng buhok. So, ayun, worth it, diba? Yun lang yung masishare ko sa inyo, yung tungkol sa rebonding. And dun ko nalaman na pwede din pala ako mag-rebond. So, ayun, kasi nalaman ko na kung paano, ganyan. So, ayun. So, sana guys, nag-enjoy kayo sa video na to. And, may natutunan kayo. And, nagustuhan nyo yung shinare ko sa inyo about sa rebonding. And, ayun. So, ayun guys. So, huwag mo kalimutan mag-subscribe. And, see you guys next time. Para sa susunod, meron akong ma-share ulit sa inyo. Bye!